ang impyerno na yan? Ang sabi ng Revelation 21 verse 8, yan po ay dagat-dagatang nagniningas sa apoy at asopre. Tignan po natin, Revelation 21 verse 8. Tignan niyo yung mga sinner, kung saan sila pupunta. But the fearful and unbelieving and the abominable and the murderers and the warmongers and the sorcerers and the idolaters, o pagpalagay na hindi mo ginagawa yan, ay meron pa sinasabing all liars. So pinapakita din talaga yung binabanggit diyan ng mga evil deeds o sin or individual or personal sin, ebidensya lang yan ang pagiging isang sinner. Ano po? Kasi liar eh. Napaka unjust naman na ikukumpir mo yung murderer doon sa liar eh. Pareho lang ang sentence. Hindi po. Yan po yung ibig sabihin yan. Tinutukoy lang yung ebidensya po yan ng pagiging isang born sinner ng isang tao. Eh, isang taong ka na lang part. Ang sabi dyan, in the lake shall have their part in the lake which burneth with fire and brimstones, which is the second death. Ang first death ay physical death, di ang dadaling ka sa sementeryo, pero yung kaluluwa mo, dahil hindi ka na born again, hindi ka na buhay na maguli sa nakalakip ng Panginoon Kristo, hindi ka naligtas, hindi mo nanawaan ang gospel, hindi mo sinampalatayanan ang ebanghelyo ng Panginoon Kristo na siya'y namatay, inilibing at muling nabuhay para mabuhay ka at huwag kang pumunta sa impyerno at tinanggap mo siya yung puso bilang tagapagligtas, hindi mo ginawa yon, doon ka sa second death, sa kabilang buhay. Yung bata na nasa age of accountability hanggang doon sa pinakamatanda na hindi sumuko, hindi sumampalataya sa ebanghelyo ng Panginoon Kristo, forever and ever ang kaparusahan sa impyerno. Tignan niyo po, binabanggit diyan sa chapter 20 sa verse 10 ang katangian pa ng impyerno. Apocalypsis 20 verse 10. Ang sabi niya, and the devil that deceived them was cast into the lake of fire and brimstone where the beast and the false prophet are and shall be tormented day and night forever and ever. Tignan niyo muna, sino makakasama sa impyerno? The devil and the devil that deceived them. Itong devil na ito na si Satanas, nagtayo ito ng maraming relihiyong pandaraya para ang tao ay akalain lang nilang sila palangit, pero hindi sila palangit. Nadaya sila kasi iba ang paraan ng kaligtasan nila. Ang tanging paraan ng kaligtasan ayon sa Bible ay through the Lord Jesus Christ sa ginawang sakripisyo ng Panginoong Kristo. Nagkatawan tao siya para tayo itubusin. Anong ginawa niya? Inihandog ang kanyang buhay sa krus, nadanak ang kanyang dugo, pantubos, panlinis ng ating pagiging isang born sinner. Ha? Siya'y namatay, inilibing. Dinala talaga niya ang ating kasalanan hanggang doon sa libingan upang malibing sa limot at siya'y muling nabuhay sa ika-aring ganap ng ating pananampalataya. Ano ho? So, yun ang ginawa niya para sa ating katubusan. Na kung hindi mo yung kikilalanin at sasabihin mong kulang pa yon at dadagdagan mo pa ng kung ano-anong mga gawa, nagkakamali ka. Yung ginawa ni Kristo ayon sa Roma 1:16, power of God unto salvation to them that believe. Unay sa mga Hudyo at ganun din sa mga Hindil. So, pag ikaw ay namatay ng hindi ligtas, pupunta ka sa lake of fire, literal na lugar yan, sapagkat ang diablo ay literal, at ang sinner ay literal, totoo yan ang mga tao. At sabi dyan, may apoy na hindi namamatay, asopre, at ang sabi, the devil, naroon ang diablo, at naroon ang beast, ang false prophets. Makikita po natin dyan na puro evil person ang nadirian, evil being, at hanggang kailan? Forever and ever. Sabi niya, day and night, forever and ever. Aren, ang torment. Ano ibig sabihin ng torment? Yung hirap. Eh, pag hindi ka naman nalungkot sa mga unsaved loved ones mo, eh, aywan ko naman. Mga kapatid, aba, yung iba, okay lang. Hindi nila dapat tinatawagan ninyo ang inyong mga unsaved loved ones. Sinachat ninyo o tinatawagan ninyo, lalo sa panahon ito na walang katiyakan kung mauna ang rapture bago ang gamot diyan sa pandemic na yan. Eh, pag nauna ang rapture,
Eh, paano? Sino magsishare sa mga yan?